Okay, pagpapaliwanag. Yung isa pong mga marana kung sa ating pinahayag sa istorya ng mga Israelite, pinapaliwanag na ng Diyos kay Josue. Ano? Ah, ikaw, ginabayan mo ang bayang Israel. Mula kay Adam and Eve, ano? Kay Abraham, kay Jacob, ano? So, lahat na ito ay pinahayag na kung saan ay ano, hindi ko kayo iniiwanan. Ano? Andiyan ako palagi sa inyong tabi. Ano? Kahit na kayo ay mga suwail, ano? Andiyan ako palagi. At yan binibigyan yung anong pasyat, yung natural law, yung ibinigay na ipinahayag. So, interpreted as divine law. Saan? Sa pamagitan mismo ng pangunguna nila Abraham, Isaac, no? Josue, na nagsasabi na, ah, ito yung pinasasabi ng Panginoon. Yun! Kaya, paano nila nalaman na hindi kalooban ng Diyos? Ay, ito, no? Sa pamagitan ng mga propeta ni na Abraham. No? Eh, ngayon, bagong tipan kay Jesucristo, kung nakita natin, so, mayroon tayong pinagpapasiya, natural law. So, makita po natin, tatlo natin, yung tripod natin, no? Na pinagpapasiya ng ating pagtugon bilang mga mananampalataya. Ano yung tripod na yun? Sacred tradition, church teaching o yung tawag natin magisterium, the teaching authority of the church and the nakutusin po yung human experience and reason. Kaya magkano yung human experience and reason, gumagamit tayo ng reason. Alam nyo, medyo one time mo, medyo mahilig ko kasi ako sa internet. No? May nakita akong post ng isang Muslim. No? Pinapaliwanag daw kung bakit hindi sila kumakain ng baboy. Anong sabi doon? Hindi kami mga Muslim, nakalagay doon eh. Basta pinag-uutos ni Allah, nasunod na kami. Hindi na kami nagtatanong kung bakit. Hindi na kanilang pamantayan. No? Hindi na sila nagtatanong kung bakit. Tayo hindi. No? Mayroon tayong human experience and reason. Kaya anong sabi ng Santo Papa? Do not be afraid to ask why. No? Do not be afraid to ask why. Kahit sa Diyos. Yun ang sabi ni isang ni Pope Francis, ha? Hindi niya sinasabi na, oh, do not afraid to ask why. No? Kasi kumisan ng mga bata pa, experience natin, yung mga bata kalimitan, magtatanyan, bakit po ganyan, bakit po ganyan, isa inis ng nanay, huwag ka nga magtanong, tanong lang bakit kung bakit, no? Kasi ano naman, kapag pinaliwanan mo sa bata, lang tanong mo niya, bakit po, magpapaliwanan ka, eh bakit po gano'n, yun lang katapos ang bakit, no? Pero yan, ano, human experience. Kasi bakit? Kasi ang tao palagi nagtatanong, and we have to satisfy. At ito yung pamantayan natin. Sacred tradition, church teaching, sacred scriptures. No? So, yung social teaching of the church, galing dun sa tatlong yun. No? Galing dun sa tatlong yun. Kaya makikita po tayo sa social teachings of the church na magpapahayag mula sa Biblia, mula sa mga itinuro ng mga itinuturing natin mga tao ng ating pananampalataya na utusin po ay mula pa umisa sa Fathers of the Church, no, sa early Fathers of the Church na binibigyan natin ng pag-inilay kasi ito ay nakita natin na mahalaga na masabi natin na through the ages. So ano ito? Pag sinabi natin logi o material magisterial teaching, ibig sabihin ng logi, ano ibig sabihin ng logi? Logos. Ano ibig sabihin ng logos? Yan po ay logos. Logos. Place. No? Ibig sabihin, place of magisterial teaching. Saan ba nakalagay? Yung saan ba nakalugar, no? Yung mga magisterial teachings natin. So, meron tayong tinatawag na papal
pronouncements. No? Papal pronouncement. Katulad po halimbawa, no? Ng Laudato Si. That is papal pronouncement. No? Pero it's technical din yan. Pero pag sinabi natin, papal pronouncement, no? Kasi nilagay na rin dito yung apostolic, no? Yung technical din. So, galing sa mga apostol, sa mga, ano, pero kung sinabi natin, matters of faith, yung po tawagin po natin ay yung katulad po ngayon ng kabistahan na binibigyan natin ng pansin. Ano piyasa natin ngayon? Papal pronouncement. It's a matter of faith. Apostolic letters. Encyclicals. Katulad po ng Laudato Si. So bagamat po yung apostolic letters, marami rin po yan. Mayroon tayong tinatawag na encyclicals. Mayroon din tinatawag tayo na exhortation. Kaya lang pag sinabi ang encyclical, ay talagang batas yan. No? No, katulad po ng Laudato Si, katulad po ng Evangelium Vitae. No? The Gospel of Life. Kaya po, sinasabi ng simbahan na bawal ang contraception. At kasalanan ang contraception. Bakit? Kasi yun ay nanggaling sa turo ng Evangelium Vitae, which is an encyclical. CCL, the Code of Canon Law. Synod of Bishops. Yan ang Synod of Bishops. Yan po ay maaaring Synod of Bishops dito sa Pilipinas, national, pwede namang Synod of Bishops na ginagawa po sa Rome, no? Na pinagbabasihan na higit ng pag-inilay para po lalong may pagtibay, pero kalimitan po yung Synod of Bishops ay pinupunas din ng Papa. And then, Ecumenical Council. Anong tawag natin sa last Ecumenical Council? Second Vatican Council. Yun ay Ecumenical Council. So, yan po yung social teachings of na kung saan ay pinagbabasihan ng social. Bagamat po hindi lahat ng pronouncement ay concerning about social teaching of the Church. Mayroon po dyan liturgy. Pero may mga bahagi na ito yung pagkagalingan natin ng panginilay kung bakit itinuturo ng simbahan. No? Na ito yung mga bagay na kinakailangan nating pag-ingatan. Okay. So, content of the social teaching of the Church. Tatlo. Truth, principles, and values. So, truth. Sabay-sabay nga. Contains truth, both moral and religious, that Christians have to know and believe. No? So, religious truth, moral truth. No? Kasi maraming katotohanan. No? Pero pag sinabi natin moral truth, religious truth, no? Yan ang ibig sabihin ng teachings of the Church. Katulad halimbawa ng anong moral truth? Huwag kang magnakaw. Ang magnakaw ay kasalanan. No? Kung tutusin, bakit? Kasi, ibig sabihin, you respect, ang moral truth talaga yun ay respect yung iyong pag-aari. Irespeto mo yung pag-aari ng bawat isa. No? Kasi hindi iyan. That is a moral truth. Hindi mo dapat kinukuha, hindi iyo. So, kaya ang bahagi ng utos ay huwag kang magnanakaw. No? Principles. Principles are what one has to do or put into practice. So, may mga prinsipyo na tayo ay pinangawakan bilang mga mananampalatayang Katoliko na bahagi na po ng aming pagkilos, katulad po ng sabi niya, ano? Yung almsgiving. No?
Almsgiving, it is a principle. That is moral values when it was important, yung almsgiving. These are what Christians have to respect, defend, and cherish. No? That is more of what we call, conclusion po ay, the value of giving. No? Pero utusin po, hindi lang po yung value. No? That is also ang bahagi ng principles of truth. Later on, we will discuss that. Okay. So, what is the social mission of the church? Anong mission natin sa simbahan? Kung ang mission natin sa simbahan, sa tiyatawag po natin, larangan ng worship, ay di ibig sabihin, tayo ay magsimba pag-araw na Linggo, no? Ay nakabase po sa isang bagay lang kung durusin. Kasi the one in the una ay negative. Negative, yung isa ay positive. No? Ano yung isa? Instrument or systematic procedure to denounce injustice and or to proclaim justice. Yung isa ay negative, yung isa ay positive. No? So, bahagi yun ang pag-ilos na kung saan ay yun. Pero ano yung sabi niya? Justice. We are here to concern about justice. No? Kung yung tungkol sa liturgy, concern about worship, this one concerns about justice. Ano bagay yung just? So the church dreams of individual members of the committee who are, huwag natin kalimutan ha, the church dreams of individual members of the community, except individual members of the community. Hindi lang yung kabuwan po rin sana po, bawat isa, no? Alive and life-giving. Ikaw ay buhay at ikaw ay nagbibigay buhay, no? Alive in kicking. Baka naman ikaw ay alive, pero ikaw ay parang ang lantang gulay, no? Alive and life-giving. Nagbibigay ng buhay. No? Katulad ni Jesus, no? Na karang linggo, ang pagkain na nagbibigay ng buhay. At hindi lang basta buhay, buhay na walang hanggan. Free and freely. Ibig sabihin, ako ay malaya at ako ay nagpapalaya. No? Baka nga naman malaya, pero ako ay maraming slaves. No. No. Free and free. Responsive and responsible. Kung responsive, ibig sabihin, ay handa kang mag-response. No? At ang responsible, ay iniisip mo na yung response mo will be responsible enough. Ano yung sabihin ng responsible? Kaya mo pangatawanan. No? Kaya mong pangatawanan. Hindi yung kaya mong takbuhan. No? Yung iba nga nagre-response, pero ang kanilang response ay palayo. No? So, kinakailangan ay responsible. No? Loving and lovable. Yung loving, alam natin tayo mapagmahal. Pero dapat huwag natin palindutan. No? Alam nyo, ito yung nag-struck sa akin. Okay, bago ang pali, nag-itid kami. No? Pero, you are lovable. No? Lovable. No? Hindi lamang malaman na ikaw ay nagmamahal. Ha? Ikaw pala ay hindi lang ikaw nagmamahal. Ikaw pala ay kamahal-mahalan. No? You are lovable. You are ibig sabihin ay kaibig-ibig. Sabihin mo nga, ako'y kaibig-ibig. Kasi kung minsan ang kaibig-ibig, outward lang, you know? Kung minsan nakalimutan natin, ha? We have to feel that we are lovable. Tayo'y kaibig-ibig, you know? Sabihin nyo, ang cute-cute ko. Pero natatawa kayo, no? Kung hindi kayo cute, ano? Kaya dapat minsan naiisipin nyo rin, no? Ang cute ko rin, no? Sometimes people, we are grateful when people tell us that we are cute. No? Pero kung minsan hindi natin masabi, no?
No, minsan masasabi pa natin, ako'y nakakatakyo. Mm-hmm. Kaya sabihin natin na ang cute ko. No? No? We have to consider that. Why? Bakit? Bakit po? No? Later on, ibigay kong bakit po niya, sir. Yung loving and doable. The same, eh? Caring and community minded. So, hindi din po sa caring community minded. Kasi, sinabi, I care for you, but it's not only that I care for you, for the sake only of you. Ang pagkatapos ang masisira ay ang komunidad. Hindi, no? Kasi may ganun kumisa, no? Mahal niya yung isang tao, kahit na yung kanyang komunidad, kahit na yung buong niyang pamilya, ay mapasa yung piyan, okay lang. Pero yung isang ito, ay wag lang niyang pababayaan, no? May ganun, hindi. Ang ating social teaching ay caring and community-minded. Na mahal ko ito, pero hindi ko kayo nakakalimutan. Kailangan mo niyong maalala yung the loss of the one sheep from the 99 sheep. No? Hindi na mulugan na hinahanap mo yung one, paliwala na yung 99. No? Hindi. Pero dito, babalikan ko po yung dami yung lovable. No? Bahagi, bakit natin makita po natin yung pagkilos na maramdaman natin na ako'y kaibigin. Why? Because we have also one principle. Ano yun? You do not give what you do not have. No? Kaya po, magpapasensya niyo yung mga tao masusuki. No? Baka kasi hindi nila naramdaman na sila'y mahalin. No? Kaya po kapag may makita kayong paring masungit, mahalin ninyo, no? Baka sila ay kulang sa pagmamahal. No? Pag may nakita rin kayong patikisa na masungit, mahalin ninyo. Baka sila ay kulang din sa pagmamahal. Kaya hindi sila makapagbigay ng pagmamahal. Bakit? Wala sila eh. No? Wala sila. Kaya mahalaga po yun, ano? O paano kung masasabi na ang pagmamahal mo ay kung tawagin po natin ay maganda, kung yung mismong sarili mo hindi mo nakikita na ikaw ay lovable? O paano kung masasabi na yung iba ay cute, ay yung sarili mo sa sarili mo ikaw ay nakakatakyo? No? So, kaya mahalaga po yun, loving and lovable. No? Alright. Over and above all this, no? The church dreams, ito yung pangarap ng simbahan. No? Ang simbahan pala nangangarap. Kasi bakit? Hindi pa natin nararating. No? Of people becoming persons reflecting God's image in themselves, their actions and their being. God's image in themselves. Kaya po yung binanggit natin kanina, no? Kaya kung kapag sinabi nila, I am lovable, na ako yun, hindi sa pagkat ikaw ay masyado bang nagmamahal sa sarili mo, hindi. No? Because you see in yourself, hindi lamang yung iyong sarili. Ngunit dapat mong makita sa iyong sarili ang ano? The image of God. No? Ay, kaya pala ako lumabot. Bakit? Kasi kasama ko ang Diyos. Kapiling ko ang Diyos. No? Kaya pala ako kaibig-ibig. No? Kaya pala ako kaibig-ibig kasi nasa akin ang Diyos. Ako ay imahin ng Diyos. At dapat tayo ay maging kaibig-ibig. Bakit? Sinasabi natin na kasama natin ang Diyos. The church was dreams of community that speaks and listens. No? So, hindi pwedeng isa lang. Dapat magkasama. No? Speaks and listens. No? Bagamat po kung minsan may mga personalidad na iba na masyadong ang importansya ay sa speaks at yung sa iba ay sa listen, pero dapat din no, makita natin ang pareho natin binibigyan ng pagpapahalaga. No? Speaks and listen. Kasi baka lang yan, nakikinig tayo, nakalimutan natin na pinakita mo para sabihin pala rin ko sa kapatid ko.
Kasi baka mamaya hindi niya pala alam, no? Na ano, na mali pala yung kanyang ginagawa. No? Mali pala yung kanyang ginagawa. At din po kuminsan ang nakakalungkot. Akala ng iba, tama yung kanyang ginagawa. Why? Walang nagsasabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. The community that discerns and decides together and implementing the decisions. A community that discerns and decides together and implementing their decision. Kumisan, may mga pamilya, no? Mag-i-decision lamang yung tatay, kumisan yung nanay. Mag-i-meeting sila, di ba maalam na lang, oo, ganito ang gagawin natin. Kumisan simbahan, ganun din, no? Mag-i-meeting para ano, may sasabihin na lang pala kung anong gagawin natin. No? When you speak of social teaching, medyo mabigat. Ano yun? Mag-uusap tayo. Sabi ng ibang pari, Padre, yung mga parmiyano mo, walang alam. Aba, kinakailangan mong turuan. No? Hindi may pwede yung parmiyano mo, walang alam. No? Bahagi pa rin ang pagturo yun. Sabi mo, ay pinapasa nila nila sa pari. Aba, ay okay yun. Noong 1930s, 1940s, no? Noong 1960s, okay yun noon. Pero ngayon, hindi na may pwede. Hindi mo pwede. Bakit? Sa dami nating gagawin, ay marami naman ang pwedeng mag-isip. No? Bakit natin ibibigay lamang sa ilan? Ay pwede naman nating pagtulungan. No? Kaya, ganun din o. Kung mayroon kayong may tutulong, kapag nag-meeting, magsalita kayo. Hindi yung pagkatapos ng meeting wala namang kwenta yung sinasabi ni Father. Bakit hindi ka nagsalita? No? Hindi. Kaya nga mag-meeting no? Ang tawag natin ay meeting. Meet. Mula sa'yo, mula sa akin, pupunta tayo sa gitna. No? Kaya no, when we speak of social teaching, sa a community that discerns and decides together and in implementing their decisions. Kaya pag na-implement, masabi natin, bawa yan, napag-usapan na natin, ito yung gagawin natin. Kasi ito yung ating pinag-usisinahan. Ito yung ating pinag-usapan. So, maging maliwanag eh, na, hindi, ito pinag-usapan natin eh. Hindi ko ito imposisyon. Pinag-usapan natin ito. Ngayon, masi-check natin na, ini-impos ko lang kasi bakit? Hindi natin pinag-usapan yan eh. So, kaya, din pa lamang makiklear. Kaya yung tinatawag natin transparency, maging bahagi yun ng isang malawak na pag-ilos natin. At isa na po rito ay on decision making. Sa mga grupo natin, ano, kahit ako sa mga katikista, makita natin na, ibig sabihin, wala kayong masyadong nakita na magkakaroon ng opposition. Bakit? Pinag-usapan natin eh. Ito na pagkasunduan natin eh. No? So, wala kang masabi na, ayaw mo niyan. Ayaw mo ngayon, pero hindi mo pag-usapan natin. At ang pag-usapan natin, na kapag napag-usapan natin, kahit ayaw mo, ito yung ating gagawin. Kasi bakit? No? Kasi yun yung ating komunidad. Praise and celebrate their joys and sorrow together. Mahalaga yung together. Lanang okay na yun eh. Praise and celebrate their joys and sorrow. Pero, kuminsan, kulang yung together. Kaya mahalaga yung together. Kaya kung makita ko na, ma-appreciate natin yung ating pagpupulong ng district level. No? Kasi bahagi yun ito ng pagkilos na makita na, we celebrate our joy and sorrows together. Honestly looks at what they had done and failed. So, papasok na rito yung assessment, papasok na rito yung evaluation. No? Kaya kung umisa makita ko na, kapag binag-usapan namin ang social teachings of the church, medyo masalimot. Bakit? Kasi, narito rin, more on interaction. No?
Why? Magpakapantay tayo. We are on the same level. Hindi imposition. Hindi po ito dictatorship. Ito ay bahagi ng pagkilos na malaman natin na yung kagustuhan ng Diyos ay hindi lang pala nasa akin. Kasi mga sabihin na yun, ay, ang Espiritu Santo ay gumagalaw lamang kay Father. Tapos sinabi mo, parang wala sa akin Espiritu Santo, no? At hindi ako pinaniniwanagan ng Espiritu Santo. No. No? Pero medyo mabigat po yung implication kapag pinag-usapan natin ang mga lupa. Kapag pinag-usapan natin ang social teachings of the church. Bakit? Because God will be available to each and every one of us. Ang Diyos ay magiging malaya sa bawat isa sa atin. No one has no monopoly of God. Okay. Summary of PC Vito. What is PC Vito? Okay. Punari Council in the Philippines. No? Nakalagay po dyan. Makatao, makabayan, makadiyos, at makakalikasan. No? Alam niyo kung isa, ginagamit na rin yan ng mga politiko. No? Pero that was originally promulgated of Second Plenary Council of the Philippines. No? Medyo mabibigat ng mga salita. No? Pero yan, makatao, makabayan, makadiyos, at makakalikasan. Goal of the church. We must remember to make all people, may one Christians or non-Christians, live in the spirit of charity, peace, justice, and equality, and with respect of the whole creation. Kaya kung kapag pinag-usapan natin ang social concerns, ay we deal also with other religions. Na ito ay pwedeng masabi natin na yung katotohanan na pinanghawakan natin ay hindi lamang katotohanan para sa atin. No? Kasi mayroong mga tao na sabi na natin yung katotohanan nila para lang sa kanila. No? Katulad yung pagkain sa baboy. Ang katotohanan lamang ay para sa kanila. No? Hindi katotohanan para sa lahat. No? Pero tayo, kaya nga ang ating ay makita natin na sa bahagi na ito, right? Anong espiritu ang dapat na mamayani? Charity, peace, justice, and equality. And with respect of the whole creation. Kasi kahit nga usapin natin, yung iba hindi sumasang-ayon dito, we have to first, nandun pa rin yung respect. Kaya po sa usapin, halimbawa na naman po sa usapin ng LGBT, no? Alam niyo yung LGBT? Sa mga lesbian, gay, yung B, bisexual. So, makita natin, magkaiba tayo ng paningin. Pero walang dapat, andyan yung respect. No? Irespeto kita, irespeto mo ako. So, bahagi yun ang pagkilos na makita natin na kahit na hindi natin sinasangayunan ang kanilang pagkaunawa, ay nirespeto pa rin natin sila. Bakit? Kasi sila ay nilikha ng Diyos. Kahit na yung kanilang kaisipan ay hindi katulad ng ating kaisipan. Kasi naalala ko pati kahapon, no? Yung kahapon kasi yung ibanghelyo ay bahagi tungkol sa pag-aasawa, no? At sa una ron ay sabi, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. So, we mustn't explain that. No? Kaya hindi naman ito yung lugar para explain dito. Pero yun ang pinaalala natin, no? How could we explain for those people na magkutu silang pinagbabasihan na magkira yung kanilang naramdaman na hindi sila babae at hindi sila lalaki?
Well, another topic yun. Pero, anong gagawin? Respect. Do not forget the respect. Social sin or structural sin. No? So, ito yung sin na nakikita natin. So, wala nang problema sa akin sa personal sin. No? Pag sinabi natin personal sin, dalawa. Meron tayong binyan at saka mortal. No? Sa social sin, no? Ito ay hindi lamang kasalanan ko, kundi kasalanan ng istruktura at ng mga tao sa loob ng istruktura. Since the form of sinful structures of institution of the society or situation that promote sinful attitudes or behavior and the complicity of persons in the evils of society by activity or passively participating in these evils. Ano ibig sabihin ng passively participating in these evils? Sa halimbawa, Father, no? Kaya baka kayo si Father. Hindi tayo narinig, nakasarado eh. So yung active passive passive, halimbawa po ng evil, anong evil? Yung ang tinatawag nating pangungo rakot, corruption. No, nagpunta ka sa isang opisina ng gobyerno, nakita mo yung isang employee ay inabutan ng 100 piso. No? Yung nag-abot at yung inabutan yun ay activity. Sila yung active participants. Yung naluhol at yung sinuulan. No? Yung possibly ikaw, nakakita ka. Nakita mo. Pinabayaan mo lang. No? Pinabayaan ko lang. Ay, kasama ka dyan. Yun ang bigat. Ano? Yung kasalanan mo ay kasalanan din. Yung kasalanan nung binigyan at saka yung nagbigay ay kasalanan mo rin. Why? Pinabayaan mo lang. Yung mali yun eh. Eh bakit? Kasi kapag pinuna mo, ay, nako, bukas ka naman ka matatapos sa iyong inihingi na clearance. Pag-iinitan ka na. Pero, that is social sin. No? That is structural sin. Kaya, yan sabi natin, lahat tayo nagkakasala sa bagay na yan. No? Nagkakasala tayo sa bagay na yan. Kasi pinabayaan mo na ganun ang mangyari. Alam mo, pero sabi nga natin, nagkukulag-kulagan ka lang. So yan ang social sin. No? Alam mo, maliwanag na may ginagawang mali, pero wala kang ginawa. No? Wala kang ginawa. Possibly participating in these evils. So, ano dapat ang gagawin mo para masira mo ito? Kaya sabi natin, ba, dapat ang gagawin mo? Ay, susulat mo yun. Susulat ka. No? Pwede kang sumulat. Pwede mo muna ng picture para may mas prueba ka. Kaya mo ngayon, yung mga smartphones. Magaganda ngayon yung mga smartphones, eh, no? Kahit saan, pwede mong dalhin, no? Pwede kumuha ng picture para may maliwanag ka na ebidensya, no? So kapag nagreklamo ka, aba, ito, kita mo. Yung iba, hindi lang basta picture. Yung iba ay video. Yung picture lang talaga, para kita. Kaya ngayon, unang kayo ng picture. Yan ay mga patunay na kayo ay present ngayon. Hindi kayo absent. Para maliwanag yung okay.
So yung pong typologies of social sins, mayroong sinful structure, sinful situation, and sinful attitudes. Magkakasama yun kasi may struktura ng pangurakot. Bakit? Ay, padre, yung aming opisina ay ganito. Ganito na yung palakaran. May mga pumapayag na magkaroon ng pangurakot. Simple situation. Bakit? Anong mga simple situation? Nagmamadali ako, padre. Kinakailangan, matapos ko ngayon yung aking lisensya. Kaya pag kinakailangan para mamadali ko ngayon, pabayaran ko na lang yung ano. Yan ang hindi na ako maghihintay kasi kung normal, ako'y maghihintay pa lang na mamayang hapon. Kaya ano ngayon? Hindi. Pabayaran ko na. Ano pang simple situation? May mga simple situation. Naalala ko tuloy nung ako ay nagpa-renew ng sasakyan. Nagpapalit ako ng pangalan. Kasi hindi na sa pangalan ko yung sasakyan. Yung mismong police officer, ang kinakailangan na ikaw ay magbigay. Wala ka na makasalanan. No? Ayos naman ang papeles mo. Pero kinakailangan mo ilagay ka talaga. No? Talagang, ibig sabihin, talagang sa Pilikan, highway robbery. No? Yan sa... Dyan sa Katubang. Simple attitudes. Simple attitudes. May mga, kasi may mga pagkakataon na, halimbawa, yung mismong officer ng pagkasaayos ng iyong papeles ay may problema sa pera. Kaya ang attitude niya ay very simple na. No? Kasi nasanay na rin siya sa istruktura. Na kapag wala siyang additional income sa araw na ito, parang malungkot siya. No? O di kaya ay simple attitudes ng tao. Kasi may problema yung kanyang papeles. May irregularities. Nakuha siya nakaw. Kaya mayroon ang simple attitudes. Kaya ito, magkakahalo-halo na yan. No? Magkakahalo na yan. Tatawag po natin typologies of social sins. It could be either one of them or it could be a combination of all of them. No? So, kaya bahagi ho na kung saan ay kinakailangan natin ng pag-inalan. Pwede bang simple structure sila? There are simple social structure where there is a habitual pattern of human interaction infected by sin, selfishness, injustice, pride, greed. They perpetuate these values. They are inducent to sin and are formidable obstacle to Christian living. That is coming from PCP 2, number 82. Their inducement to sins are formidable obstacle to Christian living. So, ano nga natin dito? Infected by sin. Habitual pattern of human interaction infected by sin. Selfishness. Pagiging mga sarili. Hindi magiging mga taruman. Kayabangan. Pagiging ganit. Pagiging ganit. Itong pagiging ganit, alam nyo, kaya po magtataka kayo, bakit maraming naloloko sa scam? Kasi sabihin ka, tutubo ka ng malaki. Yayaman ka agad. Ay, nga naman, no? Yung 1,000 mo, yung 4,000 ka agad. Ayun, ano gagawin mo? Ay, greed. No? Greed. Kaya, yan ang sana naman eh, walang nadali sa inyo. No. Kasi wala na makakukuha. Joke. Okay. So, yun po yung mga bahagi yun, no? So, sinful situations, they lead people to become greedy and selfish. So, mga sitwasyon na mga sabi, oh, sige na,
No? Ikaw ay magkakaroon ito, no? Hindi mo naman kikitain ito ng isang araw, no? Kasi kung minsan na naman ay hindi mo kikitain ito sa isang oras, no? isang ano lang ito. Madali lang. So attitudes of people who allow or directly participate in the evil that is being done against others. And it also involves, ito yung medyo mabigat, the sin of omission. And in the sin of omission, the inaction of some people to prevent evil from taking place. So, kaya nga yung sabihin, nakita mo na inabutan mo isa, hindi mo siya sinita. So, ano nangyari? In action, na wala kang ginawa, na nangyari ay nagkasala pareho yung dalawa. Yung nangabot at saka yung inabutan. So, ano yun? Nagkaroon kayo ng sin of omission. Binang sin of omission. Na wala kang ginawa na sana ay mapigilan mo ang paggawa ng masama. Napigilan mo sana ang paggawa ng kasalanan ng iba, no? Yan ang tinatawag na sin of omission. So, what is the cause of poverty? So, sa social, kapag sinabi natin social concern, no? Yung cause ito of poverty, on the social level, we're already in the social level, no? The root of the problem is the gross and unequal distribution of wealth. Some people have more than they need, while the rest do not even have the basic necessities of life. So, sangayon po sa social teachings of the church, the cause of poverty is the gross and equal distribution of wealth. No? The gross and equal distribution of wealth. Alam nyo, bahagi yun ako ng pagkilos, no? Alam nyo, nakakaranas ako sa mga, no? Nakapunta ako sa Smoky Mountain, no? Marami akong napuntahan ako to, sining mahirap, mga magtawagin po natin yung mga informal settler, no? Yung mga yung tinatawag natin squatter, ang tawag nila ngayon sa informal settler, no? Pinasosyal nila, no? Pero in other words, squatter, no? So yun ang nakita ko nila na kung saan ay kung saan ay nakakagulat. Ito yung exposure. Eh, recently, oh, may nag-imita sa akin, sa isang hotel. Kailangan yung hotel, eh may kasino. No? Hindi ko nasabihin kung alin yung kasino. No? Hindi ko na masasabihin. Eh, nagulat ako. Bakit? Ang casino ay ano? 24 hours. 24 hours. Ah, 24 hours. Bukas ang casino. 24 hours. Daig pa ang simbahan. No? Daig pa ang simbahan. 24 hours na bukas. May mga tao, kahit na walang naglaro. No? 24 hours, mga kapatid. Mayroong bukas. Maaaring mo lamang, kapag gabi, o hindi ka, yung madaling araw, kalimitan nyo, yung madaling araw, no? Yung madaling araw, ay, nandoon, kumisan, nababawasan yung bukas na uri ng games, may iba't ibang uri kasi, no? Eh, ito yung misan yung iba, bukas. Pero kapag madaling araw, nakasituin ko, okay, yung alas 6, alas 5, no?
kakaunti yung mga naglalaro na lang doon. Pero lahat bukas. Pero pag ako nakita roon, no, kasi dumating ako doon ay parang doon na lang ako natulog. Dumating ako doon ay 10. Umalis ako doon ng 7. Nandun pa rin siya. Naglalaro. Nandun dami siguro pera nito. Gross and equal distribution of wealth. Samantalang iba namin mga kapatid, wala man namang makain. Kung mayroon kang makain, ay kakapilangkot. No? Kakapilangkot. Next. You are not, ito medyo mabigat, ano? Ito yung mabigat, ha? Pakiusabi-sabihin ako natin basahin. You are not making a meaning of your possessions to the poor persons. You are handing over to me what is his for what has been given in common for the use of all you have arrogated to yourself. The world is given to all and not only to the race. Ito yung mabigat. Ito yung mabigat. You are not making a gift to your possession to the poor person. You are